Giit ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, may mga paraan para maresolba ng Pilipinas ang usapin sa teritoryo laban sa China na hindi mauuwi sa giyera. Sagot niya yan sa hamon noon sa kanya ni Pangulong Duterte na magbigay siya ng formula kung paano igigiit ng Pilipinas ang panalo nito sa Arbitral Tribunal. May report si Ian Cruz. Tatlong taon na mula ng pabura ng Permanent Court of Arbitration ang Pilipinas laban sa China sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Pero sabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, wala pa rin nagawa ang Administrasyong Duterte para igiit ito. Matatanda ang ilang beses nang sinabi ni Pangulong Duterte na nagdadahan-dahan ng gobyerno sa pagtugon sa usapin ng teritoryo sa pangambang mauwi sa giyera ang komprontasyon. Sa tingin ni Carpio, ang sinabing yan ng Pangulo, panakot lang sa mga Pilipino para hindi pumalag sa China. Ang hamon naman ng Pangulo sa maestrado. Turuan ninyo ako paano na sinagot na ako ni Xi Jinping noon, there will be trouble. Kaya sagutin mo muna ako, Justice. Give me the formula at gagawin ko. Kaya inisa-isa ni Carpio ang mga pwedeng gawing hakbang ng gobyerno. Una, pwede raw pumasok sa isang convention ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei para ideklara na walang geologic features sa Spratly Islands ang nagje-generate ng EEZ o Exclusive Economic Zone, kundi territorial seas lamang sa mga feature na nasa taas ng tubig kapag high tide. Pangalawa, pwedeng maghain ng claim sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf ang Pilipinas para i-extend ang continental shelf nito lampas sa 200 nautical mile EEZ sa Luzon. Hindi rin daw masasapawan na extended continental shelf ng Pilipinas ang extended continental shelf ng China. Ang iba pang bungkahi ni Carpio, i-deploy para magbantay ang mga bagong multi-role response vessels na idinonate ng Japan sa Philippine Coast Guard, himukin ng freedom of navigation at overflight operations sa Amerika, UK, France, Australia, Japan, India at Canada sa South China Sea. Pwede rin daw ipadala ng Pilipinas ang Navy nito para ipakitang may EEZ ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Panghuli, pwedeng suportahan ng gobyerno ang mga pribadong sektor na nagsusulong ng pagpapatupad ng arbitral award. Sagot dyan ang Malacanang. Sa ngayon, diplomatic negotiation daw ang nakikitang paraan ng Pangulo. Basta sa ngayon, ang Presidente, ang option niya ay yung pinaka-mahusay, and that is negotiation, diplomatic negotiations. Wala nang ibang gaganda doon kasi ang kausap mo mismo yung supposed to being kaaway mo. May patutsada rin si Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Kung pagpipilitan ng mga kritiko yung kanilang gusto, eh siguro sa susunod na halalan, tumakbo sila ang Presidente. Para pag sila na naging Presidente, lahat ng gusto nila, pwede na nilang gawin. Siya rin ang birada ni Solicitor General Jose Calida sa mga bumabatiko sa paraan ng pagtrato ni Pangulong Duterte sa usapin sa West Philippine Sea. Tugon dyan ni Carpio, kinagarantiyahan ng konstitusyon ang freedom of expression. Ian Cruz, GMA News.